Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Kayo po ulit ay nasa Munting Hardy ni Sir Mayo Vlogs. Sumaatin po ang kasaganahan, ang kaswertihan ng taong paparating na 2023. Sumaatin po ang siksik, liglig nag-umapaw na kasaganahan at kaswertihan sa pananalapi. And for today's video guys is ibabahagi ko ang pinopagate ko, pinarami ko na isa sa mga variety ng photos plant. Ito po yung tinatawag na Manjula photos plant. Isa rin po sa mga dahilan kung bakit patuloy ako sa pagpaparami ng ganitong halaman bukod sa considered money magnet plant. Ito po ay considered lock and feng shui house plants na siyang humihikayat ng isang napakaganda at positibong enerhiya kapag inilagay mo doon sa silangang bahagi ng ating bahay, opisina at negosyo. Isumpo natin guys para makita nyo po ang kanyang maningning na kariktan at postura. May tatlong kulay po ang present sa kanyang pinakadahon. Meron po siyang lime green, cream at yung mint green guys. Napaparami po ito sa pamamagitan po ng stem cutting at nakakatuwa po dahil naging matagumpay po ang aking pagpaparami. Nag-trail na po siya guys. Paano nyo po malalaman na pwede na po siyang paramihin kapag may mga aerial roots, may mga ugat na tumubo or nagsibulan mismo doon sa kanyang baba ng tangkay. Bakit nga ba hindi nawawala ito sa top 10 list ang mga photos plan dahil sa kanilang kakayahan sa paglilinis ng hangin? Sila po ang nag-aalis, nagtatanggal ng mga chemical toxins, harmful toxins na nasa hangin kagaya ng formaldehyde, benzene, trichloroethylene, toluene at talagang ang mga methane gases at carbon dioxide na present din po sa hangin, kinoconvert po nila sa isang napakalinis, presko, kaaya-aya at napaka natural na oxygen na kinakailangan po natin sa ating malusog na pamumuhay. At para mas lalong humikayat ng napakagandang oportunidad, kagalakan, kaswertihan ang halaman na to, is gagawin po natin siyang centerpiece attractor mismo doon sa living room space ng ating bahay. Lalagyan din po natin ito ng 7 laso dahil ang 7 numero po, yun po ang kumakalaykay. Isa sa mga lucky number na parang kalaykay or rake na siyang tutulong sa atin para mahaltak, makalaykay at makuha natin ang mga matumal na blessing na siyang pinapangarap nating dumating sa ating buhay. At para hindi po maputol ang sikulo ng mga nasabing biyaya na hindi natin inaasahan, hindi natin alam kung paano dumarating, is talagang aalagaan po natin siyang mabuti. Madali lamang pong alagaan ang Manjula photos plant. Ang pagdidilig po dito is ginagawa every 5 days. Dapat po nating isalang-alang ang paglalagay ng halaman na ito mismo doon sa windowsill na may indirectang nasisinagan ng araw. Hindi po dapat ilagay ang nasabing Manjula photos plant mismo sa full sun exposure para hindi po siya magkaroon ng tatlong resulta or outcomes. Una po sa lahat, kapag napansin nyo po na may mga itim or kayo manging gilid mismo sa dahon nito, yun po ang senyales ng halaman na ito ay may labis or sobra ang init na kanyang nakuha. Yun po ang tinatawag na
dark or brown edges. Pangalawa guys, kapag napansin nyo po na meron po siyang mga puting batik-batik na marka, splashes na animoy kumpulan mismo sa kanya mga dahon, yun po ang tinatawag na sunburning. At ang pangatlo guys, kapag napansin nyo po na medyo nangungulubot po ang kanyang mga dahon, yun po ang sinyalis na labis ang init na kanyang nakuha, yun po ang tinatawag na scorching of the leaves. Mas lalagong maganda, masagana ng ating Manjula Photos kapag ginamitan din po natin siya ng garden soil na combination ng vermicast, cocopeat, pumice, powderized eggshells, charcoal at yung garden soil mismo. Situate ng ating mga lupa na gagamitin para sa ating Manjula Photos para sa kanyang magandang variegation is talagang fast draining and absorbing. Ang powderized eggshells po ay proven na mabisa base na rin po sa aking experience at karanasan simula po nung time na gumamit po ako ng powderized eggshells bilang organic fertilizer para sa aking mga lock and feng shui house plants. Tunay na mas lalong lumabas ang kanilang variegation kapag ang mga houseplant po natin ay variegated. At mas lalong titingkad ang kanyang mga kulay kapag hinaluan natin siya ng hugas-bigas. Ang pagdidilig po para sa ating Manjula Photos ay mas epektibo, mas lalong buenas at swerte ang hatid neto kapag ipinandilig po natin ang mga tubig na galing sa kalikasan kagaya ng tubig ulan or tubig bukal. At ang alternative guys, kapag maghugas po tayo ng bigas, yung pinaghugasan po, hugas bigas po ang tinatawag doon, yun po ang tawag doon is yun po ang gagamitin natin. Gagamitin natin siyang alternative para sa kanyang tubig. At sinasabi nila guys na kapag inilagay mo mismo saan ba dapat ilagay ang nasabing Manjula Photos para humikayat ng napakaraming mga buenas kasaganahan is talagang sa silangang bahagi ng ating bahay. Bakit silangang lokasyon? Dahil doon po sumisinag at sumisikat ang araw at yun po ang nagrepresenta ng isang napakagandang kapalaran. Sumisimbolo ng paggaling, pag-asa, ng kasaganahan, magandang oportunidad, pagmamahal, at ng isang prosperidad na siyang makakapagpabago ng ating buhay. Disclaimer lamang guys, lahat po ng mga ibinabahagi ni Sir Mio Vlogs ay base lamang po sa kanyang karanasan. Hindi po ako eksperto sa mga halaman, ngunit patuloy po ako sa pagbabasa, pag-research kung anong halaman ang siyang pwedeng tumulong sa atin magsilbing gabay para makuha natin ang mga matumal na swerte na sadyang mailap para sa ating pamumuhay. At mas lalong maraming supling anak at babies ang kanyang pwedeng maibigay kapag inilagay po natin sa isang napakalawak na paso. Pumili po tayo ng isang hanging planter na siyang may malapad na bibig dahil po yun po ang nagiging, yun pang nakakatulong. Ang isang malawak na espasyo para sa ganitong Manjula Photos ay siyang nakapagbibigay daan para mas maraming anak at maging trail ang ating halaman. Kung ayaw nyo naman po siyang gamitan ng bilog na planter, pwede naman po ang isang malapad na paso, lagyan po natin siya ng bamboo pole para ang pag-trail. Kasi po ang isa sa mga very distinction, isa sa mga kakayahan ng ganitong halaman is gumagapang po sila. Kapag nilagyan po natin siya ng bamboo pole, talagang yun po ang makakatulong magsisilbing balag para mas lalong tumangkad ang ating nasabing halaman na ito. Maraming salamat guys sa walang sawang pagmamahal at suporta. Ingat po tayong lahat.
hanggang sa muli, naway sa lahat ng bagay ang Diyos ay laging papurihan. Napakaganda talaga, guys.